Magandang araw po sa inyo. Gusto ko lang po i-share sa inyo itong aking lulutuin na piritong manok. Yan po talaga. Ang kwento po niyan ay ipipirito ko lang po talaga yan. Nilagyan ko siya ng asin at ng paminta. Yan. Kaya makikita niyo, ayan, no, meron na siyang harina. Haharinahan ko na talaga yan at para maipirito. Kaso naisip ko, meron nga pala akong nakatabi na sauce ng sweet ham nung Pasko. Hindi kasi namin ginamit yan nung Pasko eh. Kaya yun, naalala ko meron nga pala akong sarap niyan. Kaya nung naalala ko yan, ay kinuha ko at pinahit-pahit ko dyan sa pipirituhin kong manok. Kaya minarinate ko dyan sa isang hitang manok, yung isang buong sauce nung sweet ham. At ayan nga, pinahit-pahit ko dyan. At ang ginawa ko dyan ay hiniwa-hiwa ko, tinusok-tusok ko yan. Yan, tinusok-tusok ko yan para sip-sipin dun sa loob ng manok yung sauce, para hanggang doon sa loob ay manuot yung sauce ng sweet ham. Kaya yan ginawa ko, nihihiniwa-hiwa ko. At pagka nung matapos ko na yung marinade, ayan, sinusok-sok ko doon sa mga hiniwa-hiwa ko para manuot doon sa loob ng manok yung sauce ng sweet ham. At nung matapos ko yung i-marinade, ay hinayaan ko muna siya na nakababadyaan ng isang oras. At nung yan ay pipirituhin ko na, hindi na, binalot ko na siya sa harina. Nilagyan ko na siya ng harina para, kasi diba yung sauce na sweet ham, may matamis yun. Ay yung pagka ipinirito mo yan, maninikit lang lahat sa kawali. Kaya ang ginawa ko ay pinahirant ko harina. At yun nga, pagkababot ng harina ay sinala ko na siya sa kawali. Dapat talaga pag ipinirito niya, nakalubog siya ng kita. Kaso dahil isa lang naman yung pipirituhin ko, konti na lang yung ginamit ko ng pita. Kasi masasayang naman yung mantika eh, kapag marami, isa lang naman yun. Kaya, ginawa ko na lang ko ay, hininaan ko na lang yung apoy para hindi naman siya masunog at hindi rin naman siya mahilaw. Kaya, yun, nung medyo luto na yung kabiya, dinaligtad ko na. At yun naman, yun nga oh, kahit may harina na, dumikit pa rin sa kawali. At yun, tinakpan ko na uli. Ganun pa rin, mahina pa rin yung apoy para hindi masunog. At yun, nung maluto na yung kabila, ay binaligtad ko uli at niluto ko pa ng mabuti. Para dahil nga sa makapal yung manok, ay matagal siya maluto. Kaya yan. At yung luto na siya, ay tikman na natin. Ayan. Ayan, no, sayang na bakbak yung balat. Kaya tikman na natin. Ayan, titikman ko po kung ano yung lasa ng aking in-experiment na piritong manok na minarinate sa sauce ng ham. Ang sarap. Magugustuhan na anak ko to. Promise, ang sarap. Subukan nyo. Kung may tira kayong sauce ng ham ng Pasko, minarinate nyo sa manok. Napakasarap. Yun lang po. At maraming salamat po sa panonood. God bless you po sa inyo. Thank you.